Pamilya ng mga biktima ng dengvaxia vaccine maghahain ng patong-patong na kaso laban kay dating Health Secretary at Iloilo Congresswoman Janet Garin at iba pa sa Department of Justice. Ma-report si Eden Santos. Nasa 100 pamilya ng mga biktima ng dengvaxia vaccine ang maagang nagtungo sa bagong Hall of Justice ng Quezon City. Mula pa sa iba't ibang lugar sa bansa, mga complainant para panumpaan ang kanilang mga reklamo laban kina dating Health Secretary at ngayon ay Iloilo Congresswoman Janet Garin at iba pang respondent na responsable sa malawakang pagbabakuna ng dengvaxia na ikinasawi ng maraming bata at iba pa. Ayon kay Public Attorney's Office Chief Attorney Percy Darueda Acosta, 16 na piskal ang nag-aasikaso sa mga complainant para sa kanilang panunumpa sa tanggapan ni City Prosecutor's Office Bimar Barceliano. Anya, bukas ay idudulog ng mga complainant kasamang special panel of attorneys sa mga kaso laban kina Garin sa Department of Justice. Sa ngayon po ay nagaganap ang panunumpa ng mga magulang na ang mga anak ay binakunahan ng dengvaxia. 100 pamilya po ang nandito sa Hall of Justice, sa National Prosecution Office ng Quezon City. Sa pangasiwa po ni Prosecutor, City Prosecutor Bimar Barceliano. At nandito po ang mga piskal, 16 po sila, kung saan sa kanila po nanunumpa yung mga magulang na nagre-reklamo laban kay Secretary Janet Garin, ngayon ay Congresswoman, at sa iba't ibang pangkasama niya, na nanguna sa pampabakuna na mass indiscriminate vaccination ng dengvaxia. Kaya po sa ngayon ay nagluwasan po ang mga magulang at nandito po ang kanilang mga records at pinanunumpaan. At sa bukas po naman ay tutulak ang special panel of attorneys at mga magulang, Department of Justice, para idulog na at isampa para sa preliminary investigation nitong mga kaso na ito na 100 po. 100. Umaasa naman ang mga pamilya ng mga biktima ng dengvaxia na sa pagkakaroon ng isang family court na didinig sa mga kaso ay mapapabilis ang pagkakamit nila ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang mga anak at mahal sa buhay na nabakunahan ng dengvaxia. Desidido ang mga pamilya na tapusin ang kaso ng controversial na dengvaxia vaccine laban kina Garin at sa iba pa. Makamit po namin ang hustisya para sa anak namin. Opo. Opo. Hindi po kami titigil hanggat hindi mahatulan ang mga kagagawa ng dengvaxia. Lalaban at lalaban po kami. Paano nga po? Yun po talaga ang inaasahan namin kasi halos magdalawang taon na rin kami nag-aantay. Para lang po dito. Ay, sa panahon po ngayon na ganito nangyari, malaki po ang inaasahan namin. Hindi kagaya nung dati na kung saan kami binabato para kaming pimpong bola na dinidribong. Kung saan-saan korte, binabato yung kaso ng dengvaxia. Maraming pasalamat ng mga magulang ng biktima ng dengvaxia nung bigyan kami ng family court. Kaya maraming salamat po dun sa nagbigay sa amin ng family court po. Tuloy. Tuloy po ito. Wala na pong atrasan po. Ito lang po talaga ang aming inaantay kahit na may pandemya, kahit ano, nandito kami para lang dito sa hustisya ng aking. Yun lang po, inihiling ko, mabigyan ng hustisya. Samantala, tuloy ang arraignment ng kaso laban kina Garin sa November 27, 2020. At ang mga nasasakdal po dito ay pinangungunahan ni Secretary Janet Garin. Meron din po si Secretary Francisco Duque, yung may-ari ng Sanofi, may-ari ng Swelling Pharma, mga taga-RITM, taga-FDA, at yung pong mga spearheaders ng dengvaxia mass indiscriminate vaccination. Ibig sabihin, wala pong blood test, walang screening na ginawa. At ginulantang na lang tayo mula 2016 nagbabakuna hanggang 2018. Noong 2017, November 29, 2017, biglang nag-press con ang Sanofi na hindi pala pwede ang bakunang ito sa hindi pa nadedengue. Dahil magkakaroon ng malubhang karamdaman at malalagay sa peligro ang mga binakunahan. So, yun po yun. So, nagkaroon ng, kumbaga, ay mass indiscriminate pila-pila, walang informed consent, walang blood test, kaya po nagkaganito ang mga bata at ang mga biktima, pulis, mga adults. Po yun. Pinangungunahan po ng Volunteers Against Crime and Corruption as represented by Ms. Annie Gabito,
at ng presidente ng samahan ng mga magulang anak biktima ng dengvaxia, si Ms. Sumatien Dominguez, ang mga magulang na nagpunta dito. Meron kayong tanong? Si ano? Dan, Doc. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times.